こんにちは、皆さん。お元気ですか？ Welcome sa ating channel, Eric's 日本語 Lessons. Halina at mag-ihonggo tayo. Sa leksyon ito, ating pag-aralan ang suffix na Eric na ibig sabihin posible na nantoka-nantoka at ang enai na ibig sabihin imposible na nantoka-nantoka. Yoroshi desu ka? Hajime mashou. Ang ibig sabihin ng eru ay makakuha o mabigyan. Pero bilang suffix na kinakabit sa conjunctive form ng mga verbs, ang ibig sabihin ng nani-nani eru ay posible na nantoka-nantoka. Pwede rin itong basahin bilang uru, pero sa negatibo isang basa lang at ito ay ang enai. At bilang suffix, ang ibig sabihin ng nani-nani enai ay imposible na nantoka-nantoka. Madali lang ang mga conjugation na ito. Titingin tayo mamaya ng mga ehemplo na sentences. Kung nais nyo pong tumulong upang makagawa tayo ng mas marami pang mga libreng videos katulad nito, pwede po kayong magbigay ng kahit anong halaga sa aking PayPal account, Eric's Nihongo Lessons. Ang Eric's ay E-R-I-C-S, wala pong apostrophe, Nihongo Lessons. Ang link po ay nasa description box sa ibaba. Ang leksyong ito, pati na rin ang mga nakaraang leksyon, ay meron pong kasamang exercise sheet na nagpapalakas ng iyong napag-aralan. English po ang exercise sheet natin. Sa donasyong 10 dolyares, pwede po kayong umemail sa akin sa ericsnihongolessons@gmail.com at i-email ko po sa inyo ang exercise sheet. Pagkatapos nyo pong sagutin, balik nyo lang po sa akin ulit at ako mismo ang mag-check at bibigyan ko po kayo ng feedback. Balik tayo sa ating leksyon. Dahil ang conjunctive form ang gagamitin natin para sa mga conjugation na ito, reviewin muna natin kung paano ito gawin. Pag alam mo ang mas form ng mga verbs, ilaglag lang ang mas at ang matitira ay ang conjunctive form. Halimbawa, tabemas, kakain. Ilaglag ang mas at ang natitira ay ang conjunctive form, tabe. Yomimas, babasa. Conjunctive form nito ay yomi. Tsukaimas, gagamit. Conjunctive form ay tsukai. Pero pag di mo alam ang mga mas forms, dito tayo magsisimula sa mga dictionary forms. Para sa mga category 1 o root dropping verbs, ilaglag lang ang katapusang ru ng dictionary form at ang matitira ay ang conjunctive form. Ehemplo, ang verb na miru o titingin. Ilaglag ang ru at ang matitirang conjunctive form ay mi. Para sa mga category 2 o last hiragan ng changing verbs, meron tayong siyam na klase ng verb endings. Kugusu, bumunu, rutsu, at u. Ang katapusang hiragana ng dictionary form ay gawing I series. Kigishi, bimini, richi, at i. Tandaan na pag category 2 verbs, ang huling hiragana ng dictionary form ay gawing I series. Para sa limang pinakakumuna na irregular verbs, ang suru o gagawa ay magiging shi. Ang kuru o darating ay magiging ki. Ang iku o pupunta ay magiging iki. Ang aru o meron ay magiging ari. At ang da o the verb to be ay walang conjunctive form. Kahit na technically anumang verb na nasa conjunctive form ay pwedeng kabitan ng eru at enai, sa totoong buhay, ang mga Hapon ay kalimitan gumagamit lamang ng dalawang verbs para sa conjugation na ito. Ang una ay ang verb na aru o meron. Ang pattern ay nagiging enwa o enga arieru na ibig sabihin posible ang en. Ang en ay isang noun. At ang negatibo nito ay enwa arienai na ibig sabihin imposible ang en. Ang pangalawang napakakumon na verb ay ang naru o magiging. At ang pattern natin ay ex ni narieru, na ibig sabihin, posible ng isang bagay ay magiging ex. Ang ex na ito ay isa ring noun. At ang negatibo, ex ni narienai, imposible ng isang bagay ay magiging ex. Tandaan na ang n at ex na mga nouns ay pwede ring magiging noun clauses na ninonominalize gamit ang particle na koto. Titingin tayo ng mga ehemplo. Uunahin natin ang conjunctive plus eru, na ibig sabihin
posible na nanto ka nanto ka. Tandaan na ang eru ay pwede ring bigkasin bilang uru. Pero sa lahat ng ating ehemplo sa leksyong ito, eru lang ang ating gagamitin dahil ito ang pangkaraniwan. Ating sentence, posible na kahit sino tatama ng lotto jackpot. Ang tatama ng jackpot ay ataru at ito'y nakoconjugate bilang atarieru. Dare demo takarakuji no janbo ni atarieru. Dare demo takarakuji no janbo ni atarieru. Pwede rin nating sabihin gamit ang napakakomun na arieru. At para dito, biyakin natin ang atarieru gamit ang nominalization at pattern na pinakita ko kanina. Ataru koto ga arieru. Ang literal na meaning, posible ang pangyayari na tatama sa loto. Ang buong sentence ay magiging, dare demo takarakuji no janbo ni ataru koto ga arieru. Dare demo takarakuji no janbo ni ataru koto ga arieru. Pwede mong reviewin ang nominalization gamit ang koto sa leksyon 44. Posibleng mahawaan ng COVID kahit nabakunahan na. Ang mahawaan ay kansensuru at ito'y nakoconjugate bilang kansenshieru. Wakuchin seshu o uketemo korona ni kansenshieru. Wakuchin seshu o uketemo korona ni kansenshieru. At gamit ang arieru, ang kansenshieru magiging kansensuru koto ga arieru. At ang buong sentence ay sasabihin bilang wakuchin seshu o uketemo korona ni kansen suru koto ga arieru. Wakuchin seshu o uketemo korona ni kansen suru koto ga arieru. Kung suswertihin, posibleng kumita ng maraming pera sa stocks. Ang kikita ng pera ay okane mouke o suru. At gamit ang nominalization at ang komun na arieru, umaku ikeba kabu de takusan no okane mouke o suru koto ga arieru. Umaku ikeba kabu de takusan no okane mouke o suru koto ga arieru. Kung hindi magagamot ng maaga, ang tetano ay pwedeng magiging banta sa buhay. Ang magiging banta sa buhay ay inochi ni kakawaru. At gamit ang nominalization at arieru, hayame ni chidyo o ukenaito, hashofu wa inochi ni kakawaru koto ga arieru. Hayame ni chidyo o ukenaito, hashofu wa inochi ni kakawaru koto ga arieru. Isa pang kahawig na ehemplo, ang mga pagkaing pwedeng mabulok ay kailangang ilagay sa loob ng ref. Sa ehemplong ito, ang ating eru conjugation ay naglalarawan ng isang noun, pagkain. Ang mabulok ay kusaru at gamit ang nominalization at arieru, pwede nating sabihin kusaru koto ga arieru tabemono wa reizouko ni irete okanaito ikemasen. Kusaru koto ga arieru tabemono wa reizouko ni irete okanaito ikemasen. Ang kusaru koto ga arieru ay naglalarawan sa tabemono o pagkain. Ang babaeng pangit ay pwedeng magiging maganda, depende sa retoke. Ang magiging ay naru at nakoconjugate yan sa narieru. Seikei shijutsu niyotte busu ga biji ni narieru. Seikei shijutsu niyotte busu ga biji ni narieru. Ang sashimi ay madaling mapapanis pag hindi nilalagay sa fridge. Ang mapapanis ay pwedeng sabihin dame ni naru na nakoconjugate sa dame ni narieru. O sashimi wa reizouko ni irete okanaito hayaku dame ni narieru. O sashimi wa reizouko ni irete okanaito hayaku dame ni narieru. Ang lindol ay pwedeng mangyari kahit kailan nang walang abiso. Ang mangyayari ay okoru na nakakonjugate sa okorieru. Jishin wa itsu demo yokoku nashi ni okorieru.
地震はいつでも予告なしに起こり得る。At gamit ang ありえる、bibiyakin natin ang okoriyeru sa okoru koto ga ariyeru. Kaya ang sentence ay magiging, jishin wa itsu demo yokoku nashi ni okoru koto ga ariyeru. Kaya ganun din, nino-nominalize natin ang original verb na okoru gamit ang koto. Jishin wa itsu demo yokoku nashi ni okoru koto ga ariyeru. Emplo ay natutok mo na kasabihan sa Nihongo. Sa mundong ito, kahit ano pwedeng mangyari. Kono sekai de wa donna koto demo okorieru. Kono sekai de wa donna koto demo okorieru. Napakakumu na kasabihan, kahit ano pang pag-iingat na gawin, pwedeng mangyayari ang aksidente. Ikura chiyui shitemo, jiko wa okorieru mono da. Ikura chiyui shitemo, jiko wa okorieru mono da. Tingnan natin ang negatibo. Nani-nani, enai. Na ibig sabihin, imposible na nantoka-nantoka. Yan ay isang bagay na imposible. Sore wa arienai koto desu. Sore wa arienai koto desu. Pag walang internet, imposible magkaroon ng mga online classes. Ang verb na magkaroon ay aru at ito'y nako-conjugate sa ariemasen sa formal form. Internetto ga naito, online kurasu wa ariemasen. Internetto ga naito, online kurasu wa ariemasen. Imposible ng taong yan na tinatawag nilang genius ay babagsak sa eksamen. Ang verb natin dito ay aru at nako-conjugate ito sa arienai gamit ang plain form. Tensa ito, iwareru ano hito ga shiken ni ochiru nante arienai yo. Tensai to iwareru ano hito ga shiken ni ochiru nante arienai yo. Imposible na ang cryptocurrency ay lubusang papalit ng pera. Ang papalit ay kawaru at ito'y nako-conjugate sa negatibo bilang kawarienai. Ango tsuka ga kanzen ni tsuka ni wa kawarienai. Ango tsuka ga kanzen ni tsuka ni wa kawarienai. At gamit ang arienai, bibiyakin natin ang kawarienai at ito'y magiging kawaru koto wa arienai. At ang buong sentence ay magiging ango tsuka ga kanzen ni tsuka ni wa kawaru koto wa arienai. Ango tsuka ga kanzen ni tsuka ni wa kawaru koto wa arienai. Ang makapal na textbook katulad nito ay imposibleng basahin sa isang gabi. Ang babasa ay yomu at nako-conjugate ito sa negatibo bilang yomienai. Konna atsui tekisto wa zenbu hitoban dake de wa yomienai. Konna atsui tekisto wa zenbu hitoban dake de wa yomienai. At gamit ang arienai, bibiyakin natin ang yomienai sa yomu koto wa arienai. Konna atsui tekisto wa zenbu hitoban dake de wa yomu koto wa arienai. Konna atsui tekisto wa zenbu hitoban dake de wa yomu koto wa arienai. Imposible ang hulaan ng tumpak ang panahon lampas ng 2 linggo. Ang huhula ay yosou suru na nako-conjugate bilang yosou shienai. Tenki yoho wa 2 shuukan ijou de wa seikaku ni wa yosou shienai. Tenki yoho wa 2 shuukan ijou de wa seikaku ni wa yosou shienai. Kung walang mRNA technology, imposibleng gawin ang bakuna kontra COVID sa maikling panahon. Ang gagawa ay tsukuru na nako-conjugate sa formal past bilang tsukurimasen deshita. mRNA gijutsu ga nakereba, coronavirus no vaccine wa tankikan de wa tsukurimasen deshita. mRNA gijutsu ga nakereba, coronavirus no vaccine wa tankikan de wa tsukurimasen deshita. Susumahin natin ang leksyong ito.
ating natutunan paano gagamitin ang dalawang suffix na kinakabit sa conjunctive form ng mga verbs. Ang una ay ang nani-nani eru, na ibig sabihin posible na nantoka-nantoka. At ang pangalawa ay ang suffix na enai, na kinakabit din sa mga conjunctive form ng mga verbs. Nani-nani enai, na ibig sabihin imposible na nantoka-nantoka. At dito natatapos ang leksyon natin tungkol sa suffix na eru at enai. Maraming salamat sa pagpapanood. Kung nais nyo pong tumulong upang makagawa pa po tayo ng mas maraming libreng video lessons katulad nito, pwede po kayong mag-donate ng kahit anong halaga sa aking PayPal link na nasa loob ng description box. At kung nais nyo patibayin ang iyong natutunan, meron po tayong exercise sheet para sa leksyong ito at sa mga luma nating leksyon. Mag-donate lang po ng minimum $10 at pagkatapos nyo akong i-email, ipapadala ko po sa inyong exercise sheet, gagawin nyo at isauli nyo sa akin through email at ako mismo ang mag-check ng iyong mga answers. Bibigyan ko po kayo ng feedback. Salamat po sa inyong suporta. Yoroshiku nagaishimasu! Kung seryoso kang maging fluent sa Nihongo, importante ang pagsasana at pagpapractice araw-araw. Pag-aralin mabuti ang grammar at ang pagpaparami ng iyong vocabulary. Ang aking Nihongo course dito sa YouTube magbibigay sa inyo ng malakas na pundasyon upang ang Japanese language skills ninyo mapabuti at mapalakas. So pakiclick na lang ng like, share o subscribe at hihintayin ko kayo sa susunod na video. Nihongo no Benkyo ni Gambatte kudasai. Ja, mata ne!